Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen Real Talk. Mama Colleen, paano nga ba labanan ang depression? Minsan, no, sa totoo lang Mama Colleen or mga ka-winner, minsan hindi mo naman kailangang labanan ito. Minsan, kailangan mo lang is to just go with the process. At pag nalampasan mo yung proseso na yan, you will be better. Better version ng sarili mo. Better na wala nang halong kabiteran sa kung anuman yung pinagdaanan mo. Sa kada sakit, sa kada pait, may ginhawa yan na kapalit. You'll be stronger than yesterday, sabi nga sa kanta ni Maring Britney Spears. O, diba? Alam mo, sa proseso, luluha ka, malulugmok ka, the feeling of rejections, feeling of frustrations, yung disappointments, lahat ng sakit, lahat ng klase ng sakit, mararanasan mo, mapagdadaanan mo. Yung tipong darating ka pa sa puntong tatanungin, bakit kailangan ko itong maranasan? Ano ba ang nagawa ko para ito ay akin pang maranasan, mapagdaanan? Pero bebe ko ka-winner, maniwala ka na pagsubok lang yan at tiyak iyo po yung malalampasan. Huwag ka lang susuko. Oo, mapapagod ka sa pain. Mapapagod ka sa sakit. But again, huwag kang susuko. Maniwala po na may sagot sa iyong mga tanong na bakit. Promise. Meron niyang sagot. Kasi yan po ang promise ni Lord sa atin. Di ba nga sabi, kaya binibigay sa atin yung mga pagsubok na yan, yung mga problema na yan. Because God believes na kaya mo. Naniniwala si Lord na kayang-kaya mo. Ang kailangan mo lang gawin is maniwala ka. Maniwala na hindi ka niya pababayaan. Maniwala that He is there for you to guide you. All you need to do is to call His name. Alam mo minsan, no? Yan din kasi yung tanging paraan ni Lord para matawag yung atensyon natin. Diba? Minsan, yan yung tanging paraan niya para kalabitin ka niya. Kasi minsan, masyado na tayong occupied. Lunod na tayo sa kung ano man yung meron tayo. Na minsan nakakalimutan na nating magpasalamat kahit sa maliliit na bagay na ibinibigay niya sa atin. Na kapag ka malungkot lang tayo, doon lang natin siya tinatawag. Pero kapag ka masaya tayo, we tend to forget to call His name and say thank you to all the blessings na binibigay niya sa atin. Alam mo yun, pag maligaya tayo, wala! Hindi natin masabing thank you Lord. Pero kapag ka lugmok na lugmok ka, doon ka lang nakakaalala sa Kanya. Minsan baka yun yung paraan niya, di ba? Para mapansin mo naman siya. Minsan baka yun yung paraan niya para, hello, I exist. Kailangan mo ba ako sa buhay mo? Diba? So, always believe that whatever you're going through right now, hindi ka naman talaga niya pababayaan. You're experiencing pain, but it doesn't mean nasusuko ka na sa mga nararanasan mong pain. Again, pagsubok lang yan. One thing is for sure, malalampasan mo yan. Sa depression, no, marami pa rin ang nagsasabi na ang depression pang mayaman lang yan. Porque English? Porque English? Mayaman agad? Depression is real. Yun ang totoo. Depression is real. May mga tao pa nga na dumaraan sa depression na una, sasabihin niyan, gusto ko nang magpakamatay. Pangalawa, gusto ko nang magpakamatay and that person really mean it. At yung pangatlong stage,
gusto ko nang magpakamatay to the point na nandun na siya sa situation na hawak niya na yung patalim and he or she is actually doing it. And nakakatakot yung pangatlo. Kasi what if walang someone to guide him? What if walang someone to stop him? Kaya again, paano nga ba labanan yung depression? Kapag hindi mo na kaya, talk to someone na pwede mong labasan ng iyong pinagdadaanan. And to someone na natap ng isang tao na, ate, kuya, depressed na ako. Sana maging handa tayo na makinig sa taong may pinagdadaanan na matindi. Sana i-ready natin yung tenga natin. Kahit wala kang sabihin, just listen to that person. Yung pakikinig mo lang can be a bigger impact to someone who's going through right now. Yung pakinggan mo lang siya, hindi mo kailangan mag-advise, hindi mo kailangan magmarunong, hindi mo kailangan magsalita. Minsan, ang mga taong depressed, ang kailangan lang nila is yung meron silang mahihingan, yung meron silang malalabasan, yung merong isang tao na makikinig sa kanila ng kanilang pinagdadaanan. So kapag kanilapitan ka ng tao, makinig. Be ready to listen. Kasi baka ikaw ang maging rason para maisalba itong taong ito sa kaniyang matinding pinagdadaanan. Baka ikaw ang makasalba sa taong ito para hindi niya ituloy yung pagpapakamatay niya dahil sa hindi niya nakinakaya yung kaniyang pinagdadaanan. Baka ikaw ang makapag-save ng soul ng taong nawawalan na ng pag-asa. Just listen. Hindi po ito kaartehan. May mga tao lang po talaga na hindi nila kayang i-handle yung mga pagsubok na dumaraan sa buhay nila. Sadyang may mga tao na hindi kasing strong mo para kayanin kung ano man yung pinagdadaanan mo. So kung maka-encounter ka ng ganitong klaseng tao, be the ear to listen sa kaniyang depression. At para naman sa mga may pinagdadaanan ngayon, I know matindi yung pain mo. I know matindi yung sugat sa puso mo. I know you need help. Kailangan mo ng tulong. But always also, remember na ang makakatulong din sa'yo ay ang sarili mo. Try to fight that feeling. Help yourself na makaalis sa situation na yan by accepting the fact na ang pain nag-e-exist but you are stronger than your pain. Na kailangan nating tanggapin na anuman yung mga pasakit na nararanasan natin, that's part of our life. Parte yan ng ating buhay. We need to move on and we need to let go and let God. Kailangan nating labanan. Halimbawa, yung depression mo nanggaling sa nakaraan, nanggaling sa mga serious hurt na naranasan mo in the past. Kung past na yan, nakalipas na yan, itatak mo sa utak mo na kailangan mo nang i-let go yung past for you to be able na makamove on sa present. Kailangan na ganun talaga ang buhay. Naranasan natin yan from the word itself, naranasan, past tense, tapos na. Kung gusto nating magpatuloy yung buhay natin ng hayahay, piliin natin na ituloy yung buhay na positibo naman. Mindset kumbaga. Hindi na natin mababago yung nakaraan, pero kaya nating baguhin kung ano yung kasalukuyan by changing our mindset. Again, paano labanan ng depression? Acceptance, forgive yourself,
kung ikaw ang dahilan ng depression na yan. Kung may naging pagkakamali ka, patawarin mo yung sarili mo and accept again. Pero kung hindi mo kayang gawin mag-isa, humanap ka ng kausap para ikaw ay damayan sa iyong pinagdadaanan. Huwag kang matakot na baka i-judge ka nila. Baka ang iniisip mo, eh kasi baka mamaya imbis na damayan ako, tawanan pa ako. Huwag yun ang isipin mo. Ang isipin mo, you need help. Ang isipin mo, kailangan mo ng tenga na makikinig sa'yo for you to be okay. Always remember the promise of God. Malalampasan mo yan. That is for sure. Okay? Pagsubok lamang yan, matatapos din ang lahat ng yan.